meron naman silang mga straws provided sa kada cup. Ayan, dito na lang po tayo maglalagay ng fluid or ng nutrients na kailangan nung okay, let's say ito pong isang ito ang prepared natin na gulay. Ito po ay radish actually. Maliit pa siya. Hello, good morning po mga ka-neighbors and good morning everyone. Bali po today, ang magiging topic po natin is DIY na parang garden type na ano lang, sort of maliit lang na pwede pa lang gamitin yung mga ganitong bagay as a starter ng ating mga veggies. So, bago po tayo mag-proceed dyan, hello po muna ulit po sa mga viewers natin and subscribers. Thank you po sa support nyo and sa pag-follow nyo sa amin araw-araw. At dun po sa mga bagong napapadaan sa channel natin, thank you po and hopefully ma-appreciate nyo yung mga videos namin. Thank you po. Please don't forget to like and subscribe po. At saka yung notification bell, paki-turn on nyo po para kayo laging notified pagka may mga bago kaming uploads na video gaya po nito. Okay, sige po, proceed po tayo dun sa topic natin for today. So, ito po yung topic na sinasabi ko sa inyo. Bani, hindi naman po siya actually na plano na ganito ang gagawin ko. Just one time, dumating yung anak ko. Marami siyang pasalubong na mga drinks. Ayan. At ito po yung pinaka lalagyanan niya. As in, marami po siya. Kaya, naisipan ko, say ko, during that time kasi, marami akong gulay na ipinunla sa punlaan. Ito pa nga po yung iba. Ipakita ko sa inyo. Ayan, sa baba. Ayan po yung kasama niya. So, naisipan ko na why not ipunin ko, linisin ko, and try ko na gawa ng paraan na malagay yung mga gulay ko. Kasi nga po yung sa hydroponics namin, medyo hindi na applicable. Gawa ng nalililiman or hindi na enough yung sunlight na napasok sa greenhouse. Kaya, itinigil po namin. So, nag-resort po ako dito sa ganito. Sabi ko, pwede sa ibabaw lang na lamesa, ng lamesa kapag maliliit pa. Siyempre, pag lumaki na yan, hahanapan natin ng magandang space o malaking space, good na para sa kanila. Pero for the meantime, kasi, kumbaga, nag-i-start pa nga po. Ayan, i-share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Parang natuwa lang akong gawain, pero i-share ko na rin po sa inyo. So, ang kailangan po natin is ganito na, ayan na, mga baso. Nakaraniwan naman na makikita natin kapag nag-take out tayo ng frap or anything na cold drinks. Ayan, may makikita po tayong ganito with cup. Yung cup, hindi na po natin gagamitin kasi ito lang plastic glass na matibay naman po kasi siya. Hindi siya yung ordinary glass na pisain lang ay masisira. Ito talagang very flexy kaya matibay siya. So, start na po tayo kung paano ko siya ginawa. So, umpisa po tayo sa paglalagay na. Ang medium ko pong ginamit is Coco Pit. At ang gamit ko, ito na rin mga styro cups ng hydroponics kasi marami ako nito kasi nga nire-recycle ko po siya. So marami akong nakatuyo na doon sa aking isang drum. And kapag kaganitong pagkakataon, ayan, may instant akong magagamit na styro cups. O, ayan, lagyan na po natin ng Coco Pit. Ang Coco Pit ko po ay siya talagang pure na Coco Pit lang siya. Kasi siya ay dumaan sa pag-bibistay o pag-i-strain. Kumbaga, ano na po siya talaga, pure na walang fiber na kasama. So, ayan, ganyan lang po siya ang aking ginawa. Plus, kung halimbawa, sample na rin natin na isang pinakagulay. Anyway, marami namang gulay sa baba. Sample ko sa inyo kung paano ko siya mismo ginawa. Okay, lagyan po natin ng tubig itong ating glass, plastic glass. Good enough lang po para doon sa height ng ating, para maabot yung ating
good enough lang po para matouch yung ating styrofoam. Hindi naman excessive, but just good enough po para mabasa yung ilalim o yung ugat ng ating itatanim na gulay. Okay, let's say ito pong isang, ito ang prepared natin na gulay. Ito po ay radish actually. Maliit pa siya. So, itatanim na po natin sa ating styrofoams. Pero mas ano ko po kasi talaga, ang Chinese kangkong po kasi ito, talagang ano siya, parang ano siya sa tubig. Kaya niya talaga mabuhay actually sa tubig. Itong radish na try ko na rin po to sa hydroponics, kung napanoon nyo doon sa ating mga previous videos, nakabuhay po ako niyan and nakapag-harvest po ako niyan. So, eto na po yung nagawa natin na, ano, na halaman na gulay, which is radish nga po. Ilalagay na po natin siya dito sa ating ginawang plastic glass. Meron na po akong hole na nilagay dito actually. Ayan, nilagyan ko po siya ng kapirasong butas from here at saka dito sa kabila, end to end. Tapos, gagamit po tayo ng simpleng ano, barbecue stick, maliit lang. Or kung may available kayong banana cue stick, okay lang po, mas matibay. And so, start na po natin by inserting ano, the other end. And ilagay na po natin ito. Ayan. Okay, so ayan po yung itsura ng ating styrofoam sa loob ng plastic glass. And ipasok na po natin itong ating stick. At hanapin natin yung kabilang dulo ng butas. Ayan. So, ayun. Nahanap niya yung kabilang dulo. At ayan na po yung ating self-watering na ano. Parang hydroponics din. Pero, hindi nga lang siya kumbaga hindi gaya nung nandun sa ating NFT na running. Parang siyang Kratky in a way. Individual nga lang. Diba po yung Kratky method nasa styrofoam. Eto, individual po siya. Nasa plastic glass lang. And so, ayan na po yung ating radish. Ayan. So, ganyan lang po kasimple. Sa simpleng mga bagay gaya ng sibuyas na yung mga galing sa store na pwede nating ilagay dito sa mga ganito. Pwedeng-pwede nga po. Kumbaga, itatapon din lang naman natin yung mga plastic glass na ganito, why not na gamitin natin sa mga gulay para somehow meron na tayong ano, kumbaga madali lang kaya nating patubuin at madali nating kumbaga accessible lang sa atin. Pwede siyang nasa ibabaw lang ng mga tables or pwede naman mag-improvise tayo ng isang lalagyan para doon sa ating mga veggies or spices na pwede nating gamitin sa kusina. Gaya na nga po ng mga onion leeks, yung sambong or yung ano tawag dito, lemongrass, yan. Pwedeng-pwede po natin gawain yan sa ating dito lang sa tabi ng bahay or kumbaga, sabi ko nga sa inyo, gawa tayo ng isang improvised na lagayan para mag-hold sa kanila para properly arrange sila. Okay, so yan lang po ang aking may share sa inyo and hopefully may napulot kayong something. So, kung itatanong nyo, bakit ko ba ginamit naman itong isang ito, yung straw din, di ba, karaniwan meron mga straw siya na mahahaba. So, nilagay ko lang po siya dyan para lagayan ng ano, padaanan ng tubig kapag magdadagdag ako ng tubig or nutrients doon sa ating baso. Kasi, sa setup natin, para makapick siya or kung lalagyan natin siya ng additional tubig, babagsak naman po yung mga kokopit kung dito natin padadaanin mismo sa ibabaw ng medium natin na kokopit. Maano po siya sa baba, babagsak yung mga kokopit natin sa baba, mauubos yung ating medium
na taniman ng ating mga gulay. So, nag-improvise na rin ako nito since meron naman silang mga straws provided sa kada cup. Ayan, dito na lang po tayo maglalagay ng fluid or ng nutrients na kailangan ng ating mga tanim just in case kailangan na nila. As of now, ano po ito, wala pa siya, plain water pa lang siya. Siguro by end of first week, lalagyan ko na siya ng nutrients na kailangan nila para mag-grow sila ng healthy. Okay, yan na lang po ang ating topic for today. And sana po nagustuhan nyo ang simpleng bagay na na-share ko sa inyo. Sige po, yan lang po. Bye-bye and thank you very much.